Okay, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid at mga giliw po naming sumusubaybay ngayon. Niloob ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan at biyaya na tayo po ay magkaugnay sa pamagitan po ng live streaming. At sa pamagitan nito ay marinig ninyo sa inyong kinalalagyan patuloy ang salita ng Diyos. Ako po ay naniniwala na nakaipon nga kayo ngayon at nag-aabang, and then marahil yung iba sa inyo may hawak na ballpen, notebook, and at the same time yung kanilang Biblia. So bigyan po natin ng taus-puso na focus ito. Maging attentive tayo sapagkat sa bawat sandali na itinadagdag ng Diyos sa ating buhay, mahalaga po ito. Dahil gusto ng Diyos, gamitin po ang mga opportunity na ganito. Ang sa ganito na ay yung tao ay makausap niya sa iba't ibang paraan, ano? Mangungusap siya. At nang sa pamagitan po noon ay pumapasok ang kaibang life na na manggagaling po sa kanyang salita na naipapahayag. And at the same time ay nakikita ninyo sa screen at sa inyong Biblia. At dito po ay bagay na effort ng Panginoon to. We just submitted, no? Ang ating buhay sa Kanya upang Siya yung patuloy na mag-lead at na gawin yung pong nararapat para sa mga taong Kanyang binubuhay, lalo na tulad po nating mga mananampalataya. Hari nawa, ako po'y namamag-asa na sana, hopefully, ay handa na po ang mga puso natin upang tuunan po natin itong salita Niya, live it forever, endure it forever, yan po yung description Niya. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Yun ang sinabi niya doon sa Matthew 24 verse 35. At ang salita po niya ay talagang hindi po mawawala ito, because He promised to preserve them forever, ayon sa Psalm chapter 12. Ngayon, bago po nating simulan yung bago nating paksa, no? At itong paksa na ito ay mahati sa dalawa, sapagkat sa next Friday, yung ikalawang bahagi nito. Napakahalaga po na, at ako'y nagpapasalamat talaga yung mga sinasabi ng Biblia na all things work together for good, no? Lalo na doon sa mga taong naniniwala, mga taong nagmamahal sa Kanya. So ngayon ako'y naniniwala na maraming nagmamahal sa Diyos, lalong-lalo na ang mga kapwa ko mananampalataya, no? Ito yung mga tinatawag nating mga Bible believers, no? Marami naman mga naniniwala sa Biblia pero hindi nila pinapaniwalaan. Ano yung klase kang paniwala yan, no? Pero anyway, let's not talk about that. Ay kayo po na binabati natin yung mga listener po natin. Meron tayong listeners dyan sa Texas, USA. Si Sister Lina Rhodes. Yung mga taga Dubai, Sister Jaisel, particularly Qataria, na mga Reyes. And at the same time sa Florida, USA, si Brother Darwin Magtalas, na dati po ay nag-a-attend sa gawain ng Panginoon doon sa Baliwag, ano? At mga nakikinig ng mga kapatid at mga friends diyan po sa Makabebe, and maging ganun doon siguro marahil diyan sa Mexico, and then sa Baliwag ay naka-tune up po sila ngayon at sila ay nakaabang. At ganun din mga kapatid po rito sa iba't ibang mga lugar. Really appreciate po yung mga comments nyo, reactions, saka yung mga likes ninyo. Meaning to say na nakaabot siya yung salita ng Diyos. Kung ito ay napanood mo late for some kind of reason, then just let us know. Yun lang naman po yung aming inihiling doon. Upang sa aming panalangin na ikaw na naabutan ng salita na ito, ay maisama kita sa aking panalangin, no? Kasi mahalaga doon na ibig sabihin nag-show ka ng interest. And then of course I have to remember you in prayer, na yung mga salita na iyong narinig, na ating napag-usapan, nabasa, napagbulay-bulay, ay patuloy na ito ay matanim ng malalim at magbunga sa life natin. Okay, pwede ho ba ito yung yumuko sa panalangin? Total ito yung ating prayer service na schedule. So let's bow our heads at mag-pray po tayo. Iwasan po natin ang distraction. Kakausap po tayo sa ating Ama nasa langit. At Ama namin Diyos na dakila, maraming salamat po sa buhay na iyong dinugtong.
Nais naming purihin ka at pasalamatan ng taus sa puso dahil nakita namin ang galaw ng buhay mo. Sa kabila po na nasa quarantine na po na time na umiiral sa lugar po namin at maging sa iba't ibang bansa, and yet hindi ka nagsayang ng time mo, hindi ka nagkulang upang ang iyong mga anak ay kausapin sa pamagitan ng ganitong paraan, at ang salita mo ay sabay-sabay, sama-sama sila na makakain ng isang pagkain na mula sa salita mo na para pareho po ang kakainin. Masa po ako man na mausap ka sa bawat isa po sa amin na habang ang paghahayag ng salita ay patuloy na nasa progressive. And then at the same time, yung pong aming mga bagong listeners, thank you so much po. Yung iba ay kabilang sa ibang mga religion, and yet ay nagbigay sila ng mahalagang oras para pakinggan ito. At signifies na ito yung mga anak ng Diyos to, nahuhaw sa salita ng Diyos, gustong kumain. And at the same time, ito po'y bagay, Panginoon, alam namin na sisiyang ka natutuwa. At tulungan mo po kami, na sana Lord ay magawa po yung buong kalooban mo sa pakikinig, na maging attentive kami. And of course, di po kami magsasawang ipanalangin ang pamunuan ng bansang ito kung saan mo kami ay binubuhay sa kasalukuyan. Na sana Lord ay bigay mo yung nararapat na wisdom kailangan nila, protection, at direksyon upang ang mga tao sa bansang ito, Panginoon, ay madala po sa isang kalagayan, isang direksyon na kung saan ito, Panginoon, ay makapagbigay ng kaluguran sa iyo, maayos ang dapat maayos, may sagawa ang dapat may sagawa. Kaya maraming salamat sa iyong mga anak, mga lingkod mo na ginagamit sa iba't ibang lugar na nagdadaos din ng mga live streaming ng sa ganun, Panginoon, ay just filled us with thy spirit. Filled us with thy wisdom and power upang may pahayag ang iyong salita with boldness. Lord, para po ang mga tao po maramdaman ang iyong deep concern sa bawat kaluluwa. Ito yung time na kung saan wala akong pagbabalingan ng tao kundi sa'yo. Sa'yo luluhod, sa'yo makikiusap, sa'yo magsusumamo, sa'yo magtitiwala, sa'yo magsasaya, sa'yo mananalig. So Lord, thy will be done po sa gating ito. Huwag masayang nawa ang buhay na iyong pinagkakatiwala sa amin, kundi gamitin ito ayon sa iyong kalooban. Narinawa ng aking mga kapatid sa church dito na yung pinagkatiwala ay ito po yung Magnified Bible Truth Baptist Church dito po sa San Isidro daw, Mabalacat City. Maraming salamat po. Natulungan mo kami, patuloy kami maging blessing sa community, sa aming pong mga kapwa, at at the same time din po sa maraming Kristiyano sa iba't ibang lugar na nakakaugnayan namin. Thank you so much, Lord, sa iyong aklat, sa presensya ng iyong Banal Espiritu, o sa iyong availability, sa iyong precious time na iniaalay ngayon sa amin upang makamtan namin eksakto ang inihanda mong pagpapalang espiritual para sa iyong pangalan, kapurihan at kaluhalatian. Hinihiling po namin ito pinamamagitan sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. So mga kapatid, mga kababayan po na ngayon ay kasama ko sa bulay-bulay pagtalakay sa salita ng Diyos ngayon, kakain tayo na kailangan ay buong pasasalamat. Dito ay buong magkaroon tayong talagang buong excitement. No? Pag-usapan po natin, tingnan natin yung Proverbs 3 muna. Ito yung ating magiging foundation na text. No? Proverbs 3, 1-7. You're familiar with Proverbs chapter 3. Sana ang isang mananampalataya na known sa kanya ang Proverbs 3, familiar sa kanya ang Proverbs 3. Ang mahalaga dito, hindi lang yung alam mo, natatandaan mo, alam ko yung nilalaman, kundi yung ina-apply sa buhay. What matters most yun. Kaya nagsabi ang Panginoon, hindi niya kailangan yung sacrifice ng mga animals. Yung mga i-rebuke niya yung mga tao na nakaugnayan niya, ba ang mas gusto niya yung obedience. Sa Diyos, ang mahalaga sa kanya, sa mga taong kanya pong kaugnayan, obedience.
obedience. Kasi pag inobey po natin kanyang salita, yun lang po yung kasiyahan. And then kung ano po ang magiging katumbas ng pagtupad natin yon ayon sa kanyang kalooban, eh hindi naman po siya maramot. At yan po'y ulit-ulit sinasabi sa Biblia, mayroong corresponding reward. Hindi po yan mawawalang saysa eh. Very clear ang Biblia. Alright? Your labor is not in vain in the Lord. God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which you have showed toward His name and that you have ministered to the saints. So Proverbs chapter 3, verses 1 to 7. Proverbs 3, verses 1 to 7. Ito po yung ating mababasa. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days, ito yung promise po yan. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Imagine that. May dadagdag haba ng mga araw sa buhay, long life, peace. Eh, mas masarap na po yung nakakaraos lang na po, sa biyaya ng Panginoon, na matang mapayapa ang babuhay. Masaya. Kaysa doon sa gana, may takot naman, may balisa, no? Eh, nababagabag, ang daming iniisip, sobrang load sa maraming bagay pinag-iisipan mo about the po yung position. So kaya po ito, kaya yung salita po niya, napakalaga ito. Sabi ng verse 3, let not mercy and truth forsake them. Bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart. So shall thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Verse 5, ito po yung paborito po nating lahat, tayong mga naniniwala sa Diyos, na nararapat ipamuhay. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Lalo na po sa ganitong sitwasyon, makikita sa social media, trust in the Lord with all thine heart, lean not unto thine own understanding. And then in verse 6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. So ang pinaka-text po natin dito yung verse 5. Magtiwala sa Panginoon ng buong puso and lean not unto thine own understanding. Pag-usapan po natin ang paksa na sadyang ito'y napapanahon at patuloy po na ito ay sariwa nawa sa bawat alaala at puso, isipan ng bawat mananampalatayang naniniwala talaga sa Diyos, yung leaning in the wrong direction. Kunin naman po natin yung leaning in the wrong direction. Kasi sabi po ng verse 5, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. The only way na ikaw mag-lean right in the wrong direction ay pag ang unawa mo, sarili mo. Alright, sarili mo, hindi yung unawa nang galing sa Diyos. Ano po? Yeah, leaning in the wrong direction. Ano kaya ang mangyayari kung based on the record in the Bible sa mga nagkaroon ng experience ng ganito? Leaning in the wrong direction. Ibig sabihin, pag may wrong direction, may tamang direction. Ang tamang direksyon ay manggagaling lang sa Diyos. Tao na may relationship sa Diyos, hindi ka bibigyan ng Diyos ng maling direksyon. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng direksyon na ikapapahamak mo. Kundi bibigyan ka ng direksyon ng Diyos, magiging pakinabang sa iyo. Direksyon na kahit paano man ay makapagbigay ng luwalhati, kapurihan sa Kanya sa pamagitan ng pag-submit at pag-obey ng kinaukulan na hinabilinan at sinabihan ng tamang direksyon. But unfortunately, ay may nangyayari, mga nangyayari hanggang ngayon, na instead na known sa Kanya yung right direction, God-given direction,
ay doon pa rin pinili ang maling direksyon. Meron po tayong lesson makukuha sa ganyan sa Biblia. Kaya nga yung Romans 15:4, no, malimit ko po ito bigyan ng pagkukote dahil na totoo naman po ito. Yun po mga bagay na unang mga kasaysayan, mga karanasan ng buhay ng mga tao na nakaugnay ng Diyos, mga tao nila lang ng Diyos, iminulat sa kanila yung gusto, yung kalooban ng Creator, lumikha sa kanila, yung nagpapakain, nagpo-protect sa kanya, particularly mga taong inalis sa pagkaalipin sa Egypt o mga taong inalis sa kalagayan na kung saan ay pagdating ng araw, mawawalang saysay ang buhay nila, mapapahamak lang. Kaya sila ay aalisin sa lugar na yon at sila ay dadalhin sa pangakong lugar at doon nararapat ang direksyon na ng buhay patungo doon sa lugar na yon dahil yun ang goal na nais ng Diyos. Alam mo mga kapatid, kayo po nagiginig, ang buhay mo ay hindi pinagkakatiwala sa iyo ng Diyos na walang goal, na walang purpose. Meron purpose. May goal, may layunin. Ang reason why patuloy yung supply niya ng ating pangangailangan. May lakas pa tayo. May opportunity ganito. May purpose siya. At ang purpose na yan ay nais ng Panginoon na maunawaan natin lubusan, makita natin upang lubusan. Yung sinasabi nga ng Biblia, exceeding joy. May joy ka na, pero iba yung exceeding joy. Yung nag-uumabaw na kagalakan, yung kasi yung target ng Panginoon. Sa araw-araw na buhay, eh makikita mo pa lang yung mga sagot ng Panginoon, aruga ng Panginoon, pagmamalasakit ng Panginoon, eh nakikita mo yung kamay niya, yung kabaitan niya, kabutihan, di ba? Napakasaya mong pakiramdam, di ba? At thankful ka. At kung mababa pa yung luha mo, naluluha ka sa kagalakan. Kaya sabi ng Romans 15:4, for whatsoever things were written aforetime, were written for our learning that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. Anong pag-asa yun? Siyempre, yung ma-attain mo yung goal. No? At magtagumpay ka doon sa layunin ng Panginoon. Yung programa. Yung pinagkasundan ninyo, pinag-usapan, yung minulat sa'yo. Something like that. Ngayon, kung i-define natin, bigyan natin ng simpleng paliwanag yung salitang lean, L-E-A-N. L-E-A-N, lean. Kung dalhin naman natin sa karne, yan ang payat na karne. Payat na animal, halimbawa yung tupa, o kaya baka, o kabi, whatever. Ayaw ng Panginoon kasi yung mataba. No? Kaya yung lean. Ano? So, yung mga ganun. Ano? Lean. So sabi ng Biblia, yung definition ng word lean, L-E-A-N-A, to incline or turn away from a given direction. Ang lean, ang ibig sabihin, yung incline. Yung incline, I-N-C-L-I-N-E, yung humilig ka ba, tumungo, or turn away from a given direction. Meron ng binigay na direction, pero tinalukuran mo yun, umibaw ka ng direksyon. Humilig ka tumungo dun sa maling direksyon na hindi dun sa direksyon na binigay nung nagbigay ng direksyon. So, ganun lang po kasimple yun. So, nangyayari po yan sa buhay ng maraming tao. Unfortunately, sa marami po sa atin na mga kinikilala, kumikilala, naniniwala na anak ng Diyos, lingkod ng Diyos. Itang bagay po, kaya naisulat ang mga ito for our learning. Ngayon, ang una pong talakayan natin, karakter sa Biblia, na nagkaroon ng karanasang ganito, kung ano ang nangyari, naging resulta, nung ganong klaseng wrong direction, instead na dun siya sa direction na binigay ng Panginoon, kahit ano ang sitwasyon mo dyan, God will care. Magkikare. Talaga hindi kanya pababayan ng Panginoon. Pakikita niya ang kapangyarihan niya na hindi mo pa naranasan along the way. Yan, along the way.
Kasi kung hindi po natin tanggapin ang mga inaalaw ng Diyos na mga testing sa life, alright, mga pangyayari habang nandito tayo sa lupa, hindi ho tayo matututo o anong karanasan ang pwede mong maranasan at may kukwento mo sa mga tao na balang araw ay mamimit mo, kaya miyembro ng pamilya mo. Kaya yung pong experience ay paraan po ng Panginoon para may kwento yung mga nangyari. Gaya dito, naisulat ang mga karanasan. Experience po yan eh. Ang una po talaga natin si Abraham. Yan, si Abraham. So, siyempre, pag Abraham, maalala mo kagad ang Genesis 12. Yan. So, Genesis 12 po tayo. Abraham, ano kaya makikita naman natin si Abraham dito? Sa case ni Abraham, hinggil dito sa yung tinatawag nating leaning in the wrong direction. Ito yung habilin sa kanya, Abraham, nasa Gentile nation kasi ho siya, no? So, nais ng Panginoon na umalis siya dun. Ito sa 12. Yan. Sa Genesis chapter 12, pansin natin yung verse 1. Yung verse 1, ha? Verse 1 muna kayo, jump tayo dun sa verse 9. Babasa ho tayo dito ngayon ng scripture. Makikita natin dito. Ano mababasa natin sa verse 1? Now the Lord had said unto Abram. Abram pa lang daw dito, ha? Ang nakasulat po dito, hindi pa yung kompleto. Ang Hebrew po yan, oh. Ang Hebrew, yan. At binanggit naman po yan sa 14:13 on the same book. Now the Lord had said unto Abram, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto, ito yung direction, unto a land that I will show thee. Kaya kung tutuloy natin yung basa ng mga ilang verses, yung I will ng Panginoon dito, ang ganda ng promise, ano? And I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, thou shall be a blessing. So verse 2. Ito yung sa verse 3. I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. So ano nangyari? In verse 4, so Abram departed. As the Lord had spoken unto him, yan, kasama niya sila at naglalakbay. Dundag na po tayo sa verse 9. And Abraham journeyed going on still toward the south. And then, mapansin natin dun sa verse 10, kaya lang, sa kanyang paglalakbay, naka-experience po siya ng salot o tagtuyo. No, tinatawag natin problema sa material o bagay, physical, material na bagay. And there was a famine in the land. Ito yun. Ito palagi, kumisang yan po ay pagsubok ng Diyos. Dito pakikita ng Diyos, pag ikaw ay nagpatuloy lang, ang kailangan lang doon naman ay lumuhod, manalangin. Panginoon, ito may famine. May salot. Ano po yung gagawin ko dito? Tulungan mo ako na para makarating ako doon sa goal na sinabi mong lugar. Pero hindi po kaagad na sa makikita natin dito, ay nagkaroon po siya ng ibang decision. Nag-change mind. Umiba ng direksyon. And there was a famine in the land in verse 10. And Abraham, ito po yung masaklap, went down into Egypt to sojourn there. Imagine mo, eh? For the famine was grievous in the land. Natakot siya sa famine. Tayo, ano po yung famine ngayon sa panahon natin ngayon? Yan ang COVID-19, coronavirus. Lahat halos po ng mga tao na koronahan nitong virus. Ang dami pong namamatay. Libo-libo every day. Tayo ay yung latest kahapon na po ay more than 300. Ang naapektuhan ay 4,000 plus, if I'm not mistaken. Medyo konti lang yung recovery ay I think 400 plus ata, no?
So 300 plus na po yung namatay, baka umabot na ng 400. Sa Asia, tayo po yung pangalawa, ang nauna ay Indonesia. At magtataka ka rito sa mga bansa na kung saan ay nagpatupad ng batas ito, stricto. Cambodia, zero. Vietnam, zero. At mababa po yung mga neighbor countries natin. Kaya sabi po ng presidente, tayo rito, demokrasya, kaya parang ito lang ay maririnig mo na pagdemokrasya, yung mga human rights, yung mga tutol ng ganito-ganyan, gusto nila yung sabog ang buhay ng tao. Kaya ito, sa katigas, ang kawalan ng disiplina, tayo mga Pilipino, alam tayo, halos tayo ay isa sa mga naunang nag-lockdown. Kaso talagang hindi mo makontrol itong mga tao, ay hindi makapakali na nandun sa loob ng bahay, kaya ayun po yun ang nangyayari. Hindi po nila sinusunod yung directive ng pamahalan, stay home. At saka yung social distancing. Kaya meron na po siyang babala sa mga mayors. Kaya ito po isang bagay na kalooban ng Panginoon. At dito, bakit hindi nakapagpigil si Abraham nung meron siyang naranasan experience, famine in the land, grievous, matindi, ibig sabihin. Sa palagay ninyo, yung coronavirus, hindi ba matindi ito? Isipin mo nung namamatay, 2,000 sa ibang bansa, like United States, sila po yung pinakamaraming patay. No? Pangalawa lang ay Italy, dati Italian top-notcher. Isipin mo yung mga namamatay isang araw, saan mo, paano, hihilera mo yung mga bangkay. Kaya, kumita yung mga nagki-cremate. So ito po yung mapapansin natin. So anong nangyari nung siya napunta doon sa Egypt, may halo pa. Nagkasala na siya rito, umiba siya ng direction, nag-lean toward Egypt dahil lang sa famine. So went down into the Egypt and sojourned there, for the famine was grievous in the land. And it came to pass. So sa kanyang pagparoon, nakaranas siya ng ganito, kaya gagawa siya ng isang uri ng bagay na hindi na dapat gawin, no? And it came to pass, when he was come near to enter into Egypt, so malapit na siya, sinabihan na niya yung misis niya, si Sarai, no? Si Sarah, no? His wife, behold now, ito yung bulong niya kay Sarah niya, I know that thou art fair woman, and look upon. Masyado kang maganda. Papasok tayo sa Egypt. And therefore, it shall come to pass when the Egyptians ay makikita kanila, shall see thee, and they shall say, this is his wife, and they will kill me, but they will save thee alive. O yun po yung kanyang suspecha. Yun ang kanyang iniisip. Kaya pinangunahan na niya ang asawa niya, tanggi mo ha. Parang ganun na po yung gusto niyang mangyari. So, I say, ito yung sabihin mo, I pray thee, thou art my sister. So, sasabihin mo, ikaw ay sister ko, kapatid na babae. That it may be well with me for thy sake, and my soul shall live because of thee. O, pansinin din nyo, ha? Inintindi po niya yung kanyang sarili, no? Inintindi yung kanyang sarili. And it came to pass that when Abram was come into Egypt, eto na nga po, nagtingin na niyo mga Egyptians. Behold, the woman that she was very fair, magandang-maganda. Hindi lamang po yung salitang maganda, kundi magandang-maganda, itong si Sarah. So, and then at the same time, the princess, well, ito yung mga katabi ng pero, mga prinsipe ito, no? The princess also of the Pharaoh saw her and commended her before Pharaoh, and the woman was taken into Pharaoh's house. So dinala ito ng mga prinsipe itong si Sarah. Eh dahil nga pakilala ni Abraham, sister niya eh. So ibig sabihin, pwedeng asawahin. Ganun lang naman yun eh. And he entreated Abraham well. So natural lang kasi pinakikilala na siya kapatid ng babae. O ano sa palagay niyo expect ni Abraham? Siyempre, aasikasuhin siyang maayos. Yan po yung nangyari. And he entreated
Abram well for the sake, and he had sheep and oxen, and he asses, and men servants, maid servants, and she asses, and camels. Kaso nag-intervene dito yung Panginoon sa verse 17. Talaga ho nga sinabihan si Pero. Anong ginawa niya sa paraang ganito? And the Lord plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarah, Abraham's wife. Kita ninyo kung paano mag-intervene ng Panginoon, di ba kamangha-mangha ito. Ang kapatid, pag nasa kapahamakan ka, ito kung totoo sino, labas sila sa will ng Panginoon, pero still, the Lord preserved them. Hindi niya hinayaan ma-damage ang tao na ito kasama si Sarah, sapagkat magmumula kay Sarah ang magiging anak nila, and then doon sa apo nila, doon ang manggagaling po yung mga lahi na mag-o-occupy doon sa promised land. Kung nagtuloy-tuloy lang si Abraham doon sa direction na binigay ng Diyos, ay hindi po iiwanan sila ng Diyos. Eh dito lang po, nasa panganib sila, kumbaga sa kwan eh, nasa teritoryo ka ng kaaway dito. Pwede nilang gawin ang nais nilang gawin pag tumutol ka sa kanila. Yan po yung takot na nasense po ni Abraham nung pagpasok nila. Eh paano hindi mo maranasan yun eh? Nag-link ka sa wrong direction. Pero sa kabila nun, ito yung gusto kong makita ninyo, ay gumawa po ang Diyos ng intervention para ito ay diretsyon si Pharaoh, ang pamuno ni Pharaoh, ay naglagay po siya ng plagues. Hindi lang po isa, hindi lang po katakot-takot na mga salot sa kanyang bansa. So ano nangyari? Luke 18, no? Natural po mag-react si Pharaoh, natakot. And Pharaoh called Abraham and said, "What is this that thou hast done unto me? Ano itong ginawa mo sa akin?" Ayan ang wika niya. "Why didst thou not tell me that she was thy wife? But di mo sinabi sa akin na siya yung asawa? Bakit sinabi mong she is my sister?" In verse 19, So I might have taken her to me to wife. Kaya yun po yung talagang, kasi pag pinakilala mong sister, available, negotiable. O asawahin niya. O ano nga yung tututol mo? Eh kaso asawa niya talaga yon. Ayan, may covenant ang Panginoon dyan sa kanila, no? "Now therefore, behold thy wife, take her. Ito yung asama mo, kunin mo. And go thy way." Malis ka, malis na kayo. "And Pharaoh commanded his men concerning him, and they sent him away, and his wife, and all that he had." Napahiya ho si Abraham dito. Wala ho, natamimi ho siya, wala ho siyang reaction, kundi sumunod na lang. Aking kapampangan, bandang tauli, yung mag-obey kang Pharaoh. So, ito po yung maling eksena. So, ano po yung point one natin? Abraham leaned toward Egypt in unbelief. Yung kawalan po ng paniwala doon sa sinabi ng Panginoon na unto a land that I will show thee, I will. Ayun po, may mga I will ang Panginoon, pangako eh. Pag yung Panginoon nagsabi ng I will, eh panghawakan mo na, eh, magiging matatag na ang pakiramdam mo. Oh, magiging blessed na, magiging matagumpay. Kasi siya yung makapangyarihan sa lahat. Alam niyo mga kapatid, kayong lahat ng mga Kristiyanong nagiginig ngayon, ay tayo blessed kasi we have the complete revelation of God written para yung mga next generations ng mga pangyayari ay maabutan sila kung ano ang attitude ng Panginoon toward the people na kung saan ay may relationship sa Kanya, kaugnayan sa Kanya. And then doon sa mga taong lumalaban sa Kanya, kumokontra sa Kanya. Kaya napakaganda ng ating kalagayan bilang mga mananampalataya na bilang miyembro ng Panginoon, ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ano po ang naging resulta? So kung titignan mo, overview mo yung resulta, ang result, yung healing unto Egypt in unbelief,
So ano po ang nakita niya sa sarili niya doon sa teritoryo ni Pharaoh, at nung i-confront siya ni Pharaoh, nagsinungaling ka, sabi mo, sister mo, bakit ganun ang ginawa mo sa akin? Sabi na sabi niya, ito yung wife mo. Sige, kunin mo na, umalis na kayo. Napahiya. Ano kaya ang pakiramdam ni Abraham at that time? Nakausap niya una yung Diyos, makapangyarihan sa lahat. Tapos ang tumakot lang sa kanya rito, tao dito sa lupa. Siyempre makaramdam ka ng kahiyan dito, halos hindi ka makagalaw. Kung makikita mo siguro yung situation ni Abraham, pawis na pawis sa kahihiyan at sa takot. Sapagkat nalaman din niya, nag-intervene ng Diyos dun sa verse 17. So ano nangyari? So he went unto Egypt in unbelief and soon found himself crippled by it. Crippled. Anong ibig sabihin ng crippled? So dalhin po natin sa ganitong kahulugan yung crippled. Yung crippled, C-R-I-P-P-L-E. So ginamit po natin ang term na crippled. Inalintulad natin sa isang taong pilay na hindi makapag-move. No po, talagang parang paralisado, lumpo, pilay. Yan po yan. So unable to move or walk properly. Alright? Parang isang lumpo at pilay. Yan ang cripple. Unable to move or walk properly. Ano sa palagay nyo yung reaction ni Abraham nung pagsabihan siya ni Pharaoh ng ganun? O ito nga, bakit ginanito mo ako, nagsabi ka ng hindi totoo. Sabi mo, sister mo, asawa mo pala. O ito yung asawa mo, malis na kayo. Ano? So pinaalis. Ang sa palagay nyo, halos siguro hindi makahakbang si Abraham at that time. Halos. Kaya sa Biblia, diniscribe po yung isang crippled. Ha? Unable to move or walk properly. Nalagay ka sa isang sitwasyon na napahiya ka. Kinonfront ka ng pamunuan. At nag-intervene ng Diyos, nalaman mo yun. Kaya si Pero ay gumawa ng reaksyon, natakot siya Diyos. Bakit siya ay hindi nagkaroon ng takot at that time? Right na siya ay nag-move sa maling direksyon. Nag-lean low toward the wrong direction. Kaya na-imagine mo na halos hindi siya makahakbang, no, sa kahihiyan at takot. So parang isang lumpot pilay. Ano sabi ng Acts 4:14? Acts 14:8-10. Acts 14:8-10. And there sat a certain man at Lystra, impotent in his feet, being a cripple from his mother's womb, who never had walked. So ito yung definition, illustration ng isang cripple, ano? The same heard Paul speak, who steadfastly beholding him. Kasi tinignan ni Paul, nung makita niyang ganon, talagang tinignan talaga todong-todo ni Pablo itong taong pilay na ito. And perceiving that he had faith to be healed. So na-perceive ni Paul, ng tao na ito ay merong paniwala na siya gagaling. Ang galing, no? Ang galing po, no? May paniwala na siya gagaling. Alam ko, maraming mga tao na may paniwala na gustong maligtas. May paniwala sa Diyos, kaya lang hindi masyadong maliwanag sa kanila yung mga detalye na may kinalaman sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa nangyari sa Calvary, ang alam lang na matay, nailibing, nabuhay maguli. Pero most of the time, yung details, how he died, para ano yung kamatayan niya, anong may dudulot ng kamatayan niya, ito yung kulang sa mga taong kinaukulan. That's why it must be the believers, the true believers in Christ, ang magbigay ng liwanag nito. That's why you have to herald, ibalita, ipangaral yung good news of salvation, the gospel, wherein God, the person, the Lord Jesus Christ, alright, na nagmanifest in the flesh, ay He died for our sins. How He died? Marami pong talata sa Biblia. For what?
Para ano? Para kanino? So, maraming talata sa Biblia. So, ito po isang bagay na responsibility dapat na tayong mga mananampalataya ay magkaroon tayo ng desiring burden effort. Kaya kailangan po natin talaga yung matibay na pagkakaisa para solidly ay maka-reach out po tayo ng more areas, more souls para po sila ay maligtas at may dagdag po sa iglesia. And then, sabi po dito, the same heard Paul speak was steadfastly beholding him up and perceiving that he had faith to be healed, said with a loud voice, stand. Sabi ni Paul sa kanya, tumayo ka. Kung tutusin mo yung tao na yon, hindi nga makatayo, hindi nga makalakad, tapos patayuin mo. Kasi meron nga good news ang Panginoon para sa kanya. Kasi nakita nga, may pananampalataya. Stand upright on thy feet and hilip and walk. Ang ganda ng resulta. What matters most, your belief, your faith in the Lord. Tayo, mabentahe, we have the written word, pwede nating ulit-ulitin pakinggan, pwede nating ulit-ulitin pagbulay-bulayin, pwede nating ulit-ulitin nabasahin until na sure matatag, alright, ang iyong pananampalataya. So wala nang dahilan para ikaw ay maglean, lumingon, o ikaw ay tumungo sa maling direksyon, kapatid. Kaya ako iniisip ko, mas malaki ata ang ating pananagutan dito pag alam mo yung tamang direksyon and then habitually ay uugaliin yung ikaw ay tumungo sa maling direksyon. Anong sabi ng Biblia, 2 Timothy 2:11 to 13? 2 Timothy 2:11 to 13, tapos point number 2 na tayo. And then sabi ng 2 Timothy 2:11 to 13, it is a faithful saying, for if we be dead with him, we shall also live with him. So tayo po na mga mananampalatayang tumanggap kay Kristo ay itinuturing na po tayo ay namatay na kasama ni Kristo because of that sin. He died for our sin. And then naniniwala din na tayo ay mabubuhay kasama niya, with him. Kasi nabuhay siya maguli eh. So nabubuhay tayo ngayon physical, mamamatay man tayo bukas, pero mabubuhay tayo muli. Yan po yung assurance dyan. Sabi po ng verse 12, kaya kung tayo, if we suffer, we shall also reign with him. Kasi magre-reign ang Panginoon. Kaya kung tayo po ay nagsuffer sa buhay Kristiyano, pamagitan ng paglilingkod, alright, paggawa ng kanyang kalooban, marami kang mararanasan dyan. Minsan gutom, yan. If you are in the mission field, okay, minsan may mga tao na ikaw ay hindi papansinin, napakaliit ng tingin sa'yo. Okay? Estranghero, tingin sa'yo. And then at the same time, yung iba ay maaaring murahin ka pa, ay gawang ka ng katatawanan. Alright, alamawa na, tsempuhan mo yung mga mabibisyong mga tao. Bibigay ka ng gospel tract. Tapos, gagawang ka nila ng katatawanan. Ganun yon. Babastusin ka directly. Yan ganun. So, yan po yung mga karanasan. Yung mga uri ng suffering, not necessary bloody. We shall also reign with him. If we deny him, he shall also will deny us. Ang usapan po, sa verse 12, reigning. Kaya po kung ang Kristiyano, alright, na nagkiklaim na ikaw ay namatay, malilibing, mabubuhay maguli dahil nabuhay maguli ang Panginoon, and then ang in-expect ng Panginoon ay para ikaw ay mag-reign with him, kasama niya, eh yung suffering, willing ka mag-suffer. Kasi yan naman ang sinabi ng Philippians 1:27-29. Hindi lamang tayo po ay niloob ng Diyos, binigay na manampalataya kundi mag-suffer for His name's sake. Very clear po yung Biblia, no? So, sabi po ng verse, i-deny po yung reigning. Gusto mo man, pero denied. Dahil hindi ka willing na mag-suffer. Pero hindi mo maiiwasan ang suffering. Hindi po dun sa kung saan nasa will ka ng Diyos, kundi wala sa will ng Diyos. Dalawang klaseng suffering. Yung naglilingkod ka, may suffering ka dyan,
ginagawa mo yung will ng Panginoon, pero nako-contain mo yan because of God's grace and mercy. With the help of God, alright, kasi promise nga niya, di kanya iiwanan, pababayaan. Sa kabila ng ganyan, nararamdaman mo pa rin yung saya. Nararamdaman po lalo yung boldness, magpatuloy ka. Kasi alam mo naman, di ka iiwanan ng Panginoon, hindi ka pababayaan. Kasi promise niya yun, di siya sinungaling. And then sa verse 13, if we believe not, kundi ka niniwala sa mga sinasabi niya, practical aspect na po ito. Kasi meron po tayong positional belief. Yung pananampalataya natin sa Panginoon, because He died for our sin, God siya nagmanifest in the flesh. He was buried, the third day He rose from the dead. So, iba po yun. At that moment, nanahan ng Banal Espiritu na born again ka, naging possessor ka ng buhay na walang hanggan, naibigay sa iyo yung seal ng langit, and that is the Holy Spirit, signifies property ka na ng Diyos, and then declared in Romans 8:39, hindi ka na mahiwalay sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo. Because kay Kristo, ang buhay na walang hanggan, 1 John 5:11, nasa Kanya. 2 Timothy 2:1, ang biyaya, nasa Kanya. Ang salvation, 2 Timothy 2:10, ay nasa Kanya. Tandaan mo po, yan ang assurance natin. Kaya if we believe not, yung mga sinasabi niya ngayon dito ng direction, instruction, kung di mo paniniwalaan yan, practically speaking, hindi naman niya may deny, yet he abided faithful, he cannot deny himself. He remained God, he remained Lord. Siya mananatili siyang faithful. May pangako siya sa'yo. Alright? Kahit paano nakakaranas ka, di ba? Alam natin lahat, individually. Maging honest tayo. May mga marahil, mga disobedience. Alright? Tumungo tayo sa maling direksyon. Inignore natin ang mga bagay na naimulat na, naituro na, na marahil dati ay ginagawa natin, tapos hindi na, dahil na, nagpahila tayo ng mga bagay ng sanglibutan, and yet, still binubuhay ka. And yet, still may lakas ka. And yet, still kumakain ka. And yet, still nakakaunawa ka, maayos pa yung isip mo. So, di ba ninyo yung nakikita ito? Na dapat talagang Kristiyano, anumang sitwasyon mo, magpasalamat kay everything give thanks. So, yun po yung naging resulta sa maling direksyon na tinungo ni Abraham. Sa kalagay niya ngayon, bago nangyari yun, nakausap pa lang ngayon Diyos, makapangyarihan sa lahat, at muling nagpakita ng makapangyarihan itong Diyos na ito, ng kaibang kapangyarihan, na yung kinatatakutan nung tao sa Egypt ay kanya pong sinupil. Kaya nga, nung balikan siya, nung pinuno ng Egypt, sinabihan siya ng ganito, sa kanyang pagsisinungaling at sa kanyang pagtataboy, halos hindi ho siya makalakad. Halos hindi ho maayos yung kanyang hakbang para na-imagine mo yung kanyang kalagayan during that time. Kapatid, gusto mo ba? Gusto ba nating mailagay sa ganong sitwasyon? Pag dumating yung ganong sitwasyon sa buhay natin, mapahiya tayo sa kalagitnaan ng mga taong nire-reach out natin. Mapahiya tayo sa mga taong meron ng konti siguro marahil narinig. Kailangan nilang dito yung more light to convince para makonvince sila. Eh, gumawa pa tayo ng maling direksyon. So, ano sa palagay mo magiging sitwasyon mo? Pag nandun ka sa maling direksyon, uy, hindi ba baptist ka? O hindi ba kristyano ka? Ba't nandito ka? Hindi ba dapat may pananambahan kayo? Ba't nandito ka? Okay, tamo. Ano-ano ang reaction mo doon? Mapapahiya ka. Papawisan ka siguro malamig. So, ganun po yung dinadala ng message na ito sa point number one. May lalagay ka sa isang alanganin, talagang hindi ka makakapagsalita. Hiyang-hiya ka. Hindi ka makatingin siguro marahil sa mga tao na kapalibot sa'yo, nakatingin ka sa baba. Unti-unti kang umaalis. Pero halos hindi ka makahakbang sa nervyos, takot at that time. Because nakita mo ang dalawang galaw ng makapangyarihan sa lahat ng God at saka itong makapangyarihan dun sa Egypt.
Napuntan po natin ang pangalawa. Ito ho yung pangalawa. Number 2. Kikita po natin sa Genesis 19. Genesis 19. Pero yan, ipit po natin sa Genesis 19 tsaka yung 13 kasi meron tayong makikita muna doon sa Genesis 13. Genesis chapter 19, ito naman po ay may kinalaman kay Lot. Yan. So be reminded, nung sila'y sabihan ng Panginoon unto the, yung direction unto the land, kasama ho niya si Lot noon. Si Lot po ay kanyang pamangkin, anak po ng kanyang kapatid. Okay. Pero tinawag po siyang brother, ganun yun. So, sa 19, so dyan po natin uugutin yung ating punto kay Lot. Sa 13 muna, 10 to 13, o 13, chapter 13 ng Genesis, tapos yung verses 10 to 13. Para meron po tayong idea, tapos lulundag tayo sa chapter 19. Para makuha natin pinakabuod ng kwento, no? So, sa kanilang paglalakbay, halos hindi ho magkasundo yung kanilang mga alaga. Kasi parami ng parami. Nagmumultiply po yung kanilang mga alaga habang sila ay naglalakbay. So, dumating na yung time na kailangan ho sila ay maghiwalay, ay magbukod. Para sa ganon ay maging maayos ang pag-aalaga ng kanilang mga alaga na pinagkatiwala ng Panginoon. So, ito lang po. Ako'y naniniwala na ang pagpipili dito ay tama lang, no? Kasi separate thyself, I pray thee, sabi po ni Abraham. And then, mamili ka kung sa right ka, sa kaliwa ko. Kung sa kaliwa ko, kaliwa ka ay magra-right ako. Kita mo, sila siya yung binigyan ng first choice, ano? Ito namang si Lot, iba ho yung nabubuo sa isip niya. Iba yung nasa puso niya, kaya dito po i-expose ng Diyos yan eh. Pangatandaan nyo, kaya nga ito po sinasabi natin palagi, bati sa salita ng Diyos. Ang heart po natin, habang tayo nabubuhay, naglalakbay, yan po yung minomonitor ng Diyos. Hindi po niya main concern kung gaano kaganda yung mata mo, gaano kapungay, kung singkit man. Kaya nga sabi po ng kasabihan, ng inchik, kung maliit ang kita, maliit ang mata, at tingin, maliit kita kanya. Malaking mata, malaki kita kanya. So, yan po yung ganun, ano. Ang main concern ng Panginoon, yung heart. What matters more is yung heart, kasi yung ho yun ang magdidikta sa lahat ng motion natin, ano. Pwede mong masabing isang bagay, pero wala sa heart. Heart pa rin ang magpapasya. So, sabi ng verse 10, ang pinili ni Lot, ito, kasi ginamit niya yung mata. And Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. O nag-imagine, may alam siya, no? So talagang iba ho yung desire niya dito, nasa niya, no? Mata ang pinaandar. So to make the story short, sa verse 11, and Lot chose him all the plains of Jordan. And Lot journeyed east, and they separated themselves, the one from another. And then in verse 12, Abraham dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom. Yung problema. Alright. And then in verse 13, but the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Kung mapapansin ninyo sa verse 13 ng Genesis 13, yung pong salitang sinners dyan po unang nag-appear. Yan po ang first appearance ng word sinners. Kapag sinners, maalala mo yung 1 Timothy 1:15. Christ Jesus came into the world to save sinners. Alright. So, sinners, saan po lugar? Unang nag-appear itong salitang sinners, Sodom.
And the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Alright, so yun na po yun ha. Jump na tayo sa 19. Pagdating natin sa 19, mapapansin natin siyempre ang co-cover ng ating pagbabasa ay 12 hanggang 26. Yan, 12 hanggang 26. Pero of course, yung men doon sa Egypt ay napakasamang aman nila, no? And then nung nagapira as men yung mga angels, ay ito yung kanilang napagdiskitaan, no? Gusto nila. So ano po yung mga ito? Mga lalaki doon sa bayan na yun, kaya lang, diretsyon natin sa salita, bakla. Ano po? So gusto nila ay masipingan yung mga angels na nag-appear as men. So, hindi po, ang ginawa po ng angels, dahil nagpipilit sila, binawalan na sila ni Lot, ay ino-offer na yung kanyang mga dalaga, ayaw pa rin. Bakit? Yan nga, baka nga, paano gugustuhin yung babae, lalaki gusto. Nakita po natin dito, and then napansin natin dito, and they smote the men in verse 11 that were at the door, kasi ayaw umalis dun sa pintuan, inaabangan pinoperse. Alright, of the house with blindness, binulag ng mga angels ito, both small and great, so that they wearied themselves and find the door. Kung makakapano sila ngayon. And the man said unto Lot, hast thou here any besides son-in-law, thy sons, thy daughters, and whatsoever thou hast in the city, bring them out of this place. Alisin nyo, malis na kayo rito, malis, malis. Yan po yung usapan din. And 13, for we will destroy this place, because the cry of them is waxen great before the face of the Lord, and the Lord hath sent unto us to destroy it. So yan po yun. So yun, lumabas lahat yan. Yung sons-in-law, yung mga malugang, nung sabihan sila, ay tumawa lang. Nangutsa pa. Lot went out and spake unto his sons-in-law, which married his daughters, and said, sabi nito, up, get you out of this place, for the Lord will destroy the city, but he seemed as one that mocketh unto his sons-in-law. So, jump tayo sa verse 17. And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, escape for thy life. Nang order sa kanila, buong pamilya nito, naiwan yung mga sons-in-law. No, ito po. Tumakas na kayo, sabi sa verse 17, as itakas na inyong buhay nyo, look not behind it. Huwag na kayong tumingin sa likod. Yan po yung may seeding order. Neither thou stay in all the plain. Escape to the mountain, lest thou be consumed. And Lot said unto them, oh, not so, my Lord. Behold, now thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified thy mercy, which thou hast showed unto me in saving my life, and I cannot escape to the mountains. So verse 19. Lest some evil take me and I die. So may takot. In 20, behold, now this city, ito, may tinuro siyang syudad, is near to flee unto, and it is a little one, pero maliit. Oh, let me escape thither. Is it not a little one? Di ba maliit yun? And my soul shall live. And he said unto him, see, I have accepted thee concerning this thing also, that I will not overthrow the city for the which thou hast spoken. Hey, sabi niya, so umoo yung mga angel. Escape thither. Sige, tumakas kayo doon. For I cannot do anything till thou become thither. Therefore, the name of the city was called Zoar. In verse 23, the sun was risen upon the earth when Lot entered into Zoar. Nung pumasok sila dun sa maliit na city na yon, ay sinag po yung araw. Ibig sabihin, may sinag ng araw. In verse 24, then the Lord rained upon Sodom
and upon Gomorrah, brimstones and fire from the Lord out of heaven, and he overthrew those cities and all the plain and all the inhabitants of the cities, and which grew upon the ground, walang tinira, but his wife. Ito po yung very unfortunate, nag-disobey siya doon sa order, maigpit na order, na gaya po ngayon ay stay home. Ayaw na nangyayari sa mga tao, ay lumalabas. Kahit ano na lang pinagagawa, may nagsasabong, may nagsusugal. Right? But his wife looked back from behind and she became a pillar of salt. So yun po yung naganap sa buhay, kasaysayan ni Lot. Alright? So pinarusahan ng Diyos ang Sodom at Gomorrah, kung saan nakita natin sa Genesis chapter 13 verse 13, unang appearance ng salitang kasalanan, very wicked ang mga tao doon, naglaganap ang mga LGBT doon, at sila po ay binulag ng mga angels. Ano po ang mapupulot natin dito sa buhay na ito? Kompletuhin muna natin, ha? Bago natin na talakayin yung result. So, sa 2 Peter chapter 2, ito yung mga karagdagang light na binibigay ng kasaysayan ito. 2 Peter chapter 2, 6 to 8. 2 Peter chapter 2, 6 to 8. This is what the Bible says in 2 Peter 2, verses 6 to 8. And turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an examples unto those that after should live ungodly. Aral sa mga tao na matapos po nilang malaman ang nangyari, alright, at pagkatapos mabubuhay pa sila na patuloy dun sa maling direksyon, ungodliness, and pero delivered si Lot, ang tawag sa kanya, and delivered a just Lot, matuwid. Matuwid po siya dahil doon sa lahi nila, pero lang po ay may ginawa siyang hindi maganda. Ito, napakagandang aral sa mga Kristiyano na nagkaroon sila ng righteousness ng Diyos. Pero ang nakakalungkot ay nagiging gayo tayo doong buhay ni Lot. Yan. So, and sabi po doon ay, ang bika doon sa verse 7, and deliver just Lot, vexed with the filthy conversation of the wicked. Verse 8, for that righteous man dwelleth among them, in seeing, ito po yung naranasan niya dun, nakita niya yung mga itsura nila, buhay nila, karumihan nila, no po, in hearing, tapos naririnig niya ang kaiba nilang mga kwentuhan, mga evil na mga pagsasalita, ano, mga bad mouthing, ano, ganun, ano, hearing, vex his righteous soul from day to day. Pansinin niyo yung naranasan niya. Bakit? Nahalubilo sa mga sinners, nahalubilo sa mga masasamang tao, iba-iba yung mga practices, o hindi na po normal, ano, hindi na po normal, from day to day, with their unlawful deeds. Pag sinabi natin vex, V-E-X, anong ibig sabihin? Sa Tagalog, gumulo, gumambala. Eh, hindi po yun ang namulatan niya eh. Hindi po yun ang nakalakihan niya eh. Hindi po yun ang inaral sa kanya. Eh, dahil pinaandar niya yung mata niya, hindi po yung heart niya na kung saan doon po nagdadrive ang Panginoon, alright, ay tinignan niya yung material things. Napasok siya sa isang lugar na kung saan, ayun, nakita niya, narinig niya, yung lahat ng uri na napakasamang pamumuhay sa lugar na yun. Unti-unting gumulo, gumambala sa kanyang isip, gumambala sa kanyang kabuhayan. Ganun, nagpatuloy pa rin. At marami siyang naipon, yung maraming kayamanan. And then, sabi nung sa salitang English, to annoy. Na ibig sabihin, harm or attack repeatedly. So sa ganong sitwasyon, ang sa palagay nyo, hindi ka naman dating ganong kaisipan, o ano mangyayari sa kaisipan mo sa palagi mong nakikita at naririnig?
Ah, gana. Eh, mag-iiba na nga. Yung emotion mo, subukan na lang natin. Yung dati na napakaayos, magalang siya, kasi na marami siyang magagandang naririnig ng good manners and right. Eh, namaling barkada. Namaling pinuntahan. Namali yung kanyang palagian kung saan siya naririnig niyang lahat, nakikita niyang lahat. So yun po yung humubog in the long run sa kanyang kaisipan hanggang ito na po ang mangyayari sa kanyang buhay. So tingnan muna natin dito, no? Ano po ang nangyayari dito? Ano ang naging resulta rito? Ang resulta, pansin po natin sa Genesis 19 yung resulta. Nung si Lot ay tumuloy, no? Ibig sabihin, dumiretso doon sa maling direction. When Lot leaned towards Sodom in compromise. Compromise po siya rito. Compromise. Katandaan po yung term, nag-compromise. Hindi niya dapat pakinggan, pero doon siya kasi nag-enjoy siya sa material things eh. Alright, and then yung naririnig, nakikita na pag-ugali buhay ng mga tao, tiniis na lang niya yun. Although nagiging magulong kanyang buhay, and yet ang kanyang focus dun sa material. No? Yung material. Pero anong naging resulta dahil sa compromise? Lost all he had gained. Lahat po ng kanyang napundar, alright, sabihin na natin mga bagay na namana, alright, napundar, pinagpaguran, pinaghirapan, dahil sa pagko-compromise, nakibarkada, nakisalamuha, nakiugnayan, on the regular basis, every day, ang wika ng Biblia, kapatid, every day. So sila na lang ang pinagukulan niya ng pansin, time, conversation, everything. Kaya nung balikan siya ng Diyos, lahat ng kanyang pakinabang ay nawalang bigla. Sunog. Alam naman natin, alam ko, kung maayos ang isip natin, ayaw nating mangyari yun, di ba? Lalo na kung yung mga anak natin, pinalaki, pinaaral, tinuro ng tinuruan ng good manners and right conduct, alright, nagsikap ka, nag-ipon, and then nagpundar, sige, ipon ng ipon. Sa pag-asang balang araw ay ito, kung ikaw ay lilisan mo sa mundong ito, meron kang ipamamano o maiiwan sa mga mahal mo sa buhay, kahit paano makaraos nila sa araw-araw. Eh kung mali naman, alright, ang ating napuntahan na direksyon, at nag-compromise na tayo, lumayo tayo sa Panginoon. Sa palagi mo sanang naririnig ang salita ng Diyos, ang rebuke, alright, ang correction, ang instruction, mga tamang tinuturo. And then what happened? Ito po isang bagay na naisulat sa Biblia na hindi dapat ho na magiging warning ito sa ating lahat. Para hindi po mangyari kasi ang lahat ng mga bagay ito na isulat for our learning. Kaya mapapansin po natin ang binabanggit ng Biblia. Kaya sabi ng Romans 12 verses 2 and 3, mabilis lang po, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ibahin mo yung isip mo. Huwag kang makiayon sa isip ng mundo kasi yan ang palagi mong maririnig. Yan ang palagi mong makikita. So sa buhay, and then unti-unti nauubog ka dyan, nagagambala na, yung dati mong masaya, panatag na isip, ay naguguluhan ka na ngayon. Alright? Konti lang ay nakakaramdam ka ng kabuisitan marahil. So yan po yun, no? And then, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. In verse 3, for I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Huwag kang makiayon. Ibahin mo yung isip. Ang kailangan mind natin, Philippians 2,
Let this mind be in you, which was also in Christ. Yun ang mind ng sa Panginoon. At pakatandaan mo sinabi niya, 2 Corinthians 8:9. For you know the grace of God, of the Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that through his poverty he become rich. Now, sa panig ng Diyos, rich ka na. Kasi sa Ephesians 1, ikaw ay blessed na with all spiritual blessings where? In heavenly places. And then pagdating mo sa aklat ng Peter, nakareserba na ang iyong mana in heaven with the power of God ang nag-iingat. And then, kung habang tayo nabubuhay rito, ginagawa natin ayon sa kanyang instruksyon, ayon sa kanyang direksyon, meron ka pang magiging reward pagdating ng millennial kingdom. 1,000 taon yan, kapatid, na nandito tayo sa lupa with glorious kind of body, immortal, alright? And then, hindi na namamatay. Incorruptible na body. Kasalamuhan natin ang mga maliligtas sa tribulation, yung mga nag-endure unto the end, na manganganak na manganganak, masasaksihan natin mga yon. Pero kaiba yung atin body. Yung body nila ay umihina yan. Ang duration lang yan ay within the short period of time. While the glorious body na matatamo natin ay bibigay ng Panginoon pagbalik niya ay wala na pong kawakasan yun. So may enjoy natin. Habang may opportunity tayo ngayon, we are the right group of people na magpatutuot, sabihin natin, showing from the Word of God kung ano ang layunin ng Diyos, why kung bakit binubuhay pa ang tao at binubuhay pa tayo bilang mananampalataya. So isang bagay na dapat natin pakatandaan. 2 Corinthians chapter 4, verses 15 to 18. 2 Corinthians 4, 15 to 18. And then pagkatapos po ng basa natin dito, ay yung pangatlo, dito tayo magwawakas. Sabi ng 2 Corinthians 4, 15 to 18, for all things are for your sakes, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God. Talaga po yung mga pagpasalamat, gustong-gusto po ng Panginoon to. Gusto mong maluwalhati, mapasaya ang Panginoon, palagi kang magpasalamat. Ano man situation nung magpasalamat ka? Sapagkat you possess already ang eternal life. Secured na ang eternity mo. Wala na makapaghiwalay sa'yo sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo. Okay? Nakasubay ba na sa'yo ang banal na Espiritu? Ano pa yung inahanap natin bilang Kristiyano? Bakit sa maliit na bagay, temporal na bagay, ay dinideny natin ang ating Panginoon sa practical na pamumuhay? Bakit ayaw mo ata, ayaw anata natin na makita ang galaw work ng Panginoon sa life natin every day ng ating buhay? Nakalimutan na ba natin sa Philippians 2:13, yung 2:12, by work out your own salvation with fear and trembling? Pakita mo na ikaw ay saved. Prove it. And then remind tayo in Philippians 2:13, for it is God which worketh where? In you, both to will and to do of His good pleasure. Imagine that. So mga kapatid, yun lang naman, for the short period of time, habang nandito tayo, ito na hanggat may opportunity, let us do good unto all men, especially unto the household of faith. Kaya kayong mga Kristiyano, mga kapatid sa iba't ibang lugar, alalahanin nyo yung church kung saan ay ikaw ay naliwanagan sa issue ng salvation, pagpunta ng langit, forgiveness of your sin, redemption of your soul. Alalahanin mo sila. Ano ang hinihiling mo sa Panginoon na pwede mong magawa na gusto niya? Gawin mo. Huwag na lang basta yung kalimutan na hindi mo inaalala sa prayer, na hindi mo inaalala sa mga blessing mo. Tignan mo kung ano pa ang pwede mong may contribute. Kasi especially unto the household of faith, hanggat may opportunity tayo, nagtatrabaho, nag-gain ng mga material blessings,
ano ang pasya natin dito? Sarilinin natin? Sa Panginoon, may-ari niyan. Buhay natin, siya'y may-ari. Siya'y magpapasya. Just think about that, brothers and sister. Wherever you are, just think about that. Ang biyayang nasa iyo, ang biyayang nasa akin, hindi atin, kanya. Katiwala lang tayo. Pag nakuha na natin yan, nasa position natin, ano ang plan mo? Anong nasa heart mo about yung household of faith? Ng household of faith, ito yung kasambahay ng Panginoon, alright? Ay sila ang binigyan ng utos ng Diyos, go ye and preach the gospel. Sila ang sinabihan ng Panginoon, huwag niyong kahiya ang ebanghelyo. Not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Ano ang gagawin mo rito? Tayo, hindi unbelievers. I-reach out nga natin ng unbelievers eh. Yan ang unang bahagi ng Galatians 6:10 eh. Hanggat may opportunity, ano ang pwedeng magpasaya sa gawain ng Panginoon? Anong pwedeng magpatibay sa gawain ng Panginoon? Wherein you are belong to the family of God. Kasi ang ginagawa natin sa Panginoon ay mawawalang saysay. Sa kaibigan mo, kapwa mo, hanggang dyan lang yan. Bukas makalawa, kaaway mo yan. Huwag nawa. O bukas makalawa, yung best friend mo, kaaway mo. Yung bagay na ginawa mo sa kanila, pag hindi mo na pagbigyan isang bagay, tapos ka na yung binigay mo. Pero sa Diyos, hindi niya kalilimutan yun. With all your heart, ginawa mo isang bagay. Alright, unang-una, ang ating pong focus, it must be the work of the Lord hanggat binubuhay tayo sa iba't ibang lugar. Magkakaugnayan tayo because tayo po ay household of God, pamilya ng Diyos, inatasan sa mundong ito hanggat nabubuhay. Reach out the lost! Reach out the lost. Paano po magagawa yun hanggat may pagkakataon kung tayo mismo ay nasa maling direksyon ng pagpapasya, maling direksyon ng activities, maling direksyon ng pinagkakabalahan na wala mang katiting na porsyento sa isip natin, yung mga kaluluwang hindi paligtas, wala mang katiting o anumang puwang sa isip natin, marahil wag nawa. Yung pwede mong magawa para lalong tumibay yung household of faith, maka-reach out mo ng more souls, may lift up ang mga pagod na mga manggagawa, matulungan kasi sinuko na nilang kanilang buhay. So yan po ang dapat nating unawain. So yan, ang wika nga ng verse 15 for all ng 2 Corinthians 4, for all things are for your sakes, that the abundant grace might be through the thanksgiving of many redound to the glory of God, for which cause we faint not. But though our outward man perish, yan ang outward yung body natin ngayon, pinagkakagastusan ng pagkain, ng may susuot, kung anong may lalagay natin dyan, para naman tayo kaaya-aya, kahit paano, presentable. There's nothing wrong with that. Pero kung dyan na lang natin ginugol lahat ng biyaya, ni wala man ho tayong na-share sa gawain ng Panginoon, ni wala man ho tayong ito ay sineset aside mo, sana balang araw ay makatulong ako doon sa mga needy na mga kapatiran, makatulong ako doon sa mga kaluluwa na pwedeng i-reach out pamagitan man ng aking pagmamahal na material bagay para masabi ko ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Ang dami mong dapat isipin. Tanungin natin ang ating sarili. Ginagawa ba natin? Meron ba tayo? Kapatid, kung hindi mo pa ginagawa, matutuwa ang Panginoon. Pasalamatan mo siya, buhay ka pa. Binigyan ka ng opportunity right there wherever you are now. Nagtatrabaho, pinoprotektahan, then binibiyaan ng sweldo. Bagay na wala marahil di mo naranasan in the past. Kaya rito, makikita natin in verse 16, for which cause we faint not. Hindi tayo nang lulupay-pay, but though our outward man perish. Yung outward natin body nito, tatanda na talaga yan. Hihina na yan, hindi yan palakas ng super-super. Hindi ho. Ay, babalik na ho yan, yung body na yan na pinagkagagastosan natin. Unang-una, nakalimutan natin, meron tayong inward man na dapat maalagaan ng spiritual na bagay.
by reading the Word of God, meditating upon them, study, hearing, listening. Yet the inward man is renewed day by day. Yan ang alagaan mo. Kasi dyan mo magagawa ang bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos pag malakas yung nasa loob. Malusog yung nasa loob. Pero kung malakas man yung nasa labas, alright, mamasel ka man dyan, maganda everything, pinagkagagastusan natin kung paano maging beautiful, maging lovely, maging maayos, wala nang masama yun eh. Pero makikita man natin, gaano mo binibigyan ng pansin yung outward man mo more than sa inward man mo? Yun lang po yung tanong. Tayong makakasagot. Sabi ng verse 17, for our light affliction, yung pong nararanasan natin dito, hirap, magaan lang yun kasi ang kasama mong bumubuhat dyan ng Panginoon, which is but for a moment, moment lang yan. Itong COVID-19, moment lang yan. Okay? Ang mahirap yung forever sa impyerno, yung tama pupunta ng impyerno, wala ka, wala ako, wala tayong ginawang effort para ang mga tao na ito ay makarinig o makabasa, makaalam ng good news of salvation about the person who died for our sins, about the payment na pinaghirapan niya ito. Ang daming dinanas dito na affliction, suffering, katakot-takot hanggang siya'y mamatay para sa ating kasalanan. And ang sabi rito, for our light affliction which is but for a moment, work it for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So yung mga bagay na nakikita mo ngayon, nasasalat, okay, lahat yan nakikita, temporal lang, sabi ng Panginoon. Yung mga hindi mo nakikita, eternal yun. Kaluluwa ng tao nakikita mo yun. Ang tanging magagawa mo doon, balita mong good news, makilala niya yung person, God manifest in the flesh who died for our sin, and then yung payment niya. Para yung kaluluwa niya, kahit di mo man nakikita, alam mo na batay doon sa salita ng Diyos, pag tinanggap niya si Kristo, tanggap niya yung gift of eternal life, batay sa 1 John 5:12. Tanggap niya yung forgiveness of sin, batay doon sa precious blood ng Panginoon. Alright, nabawi siya sa pagkaalipin kay Satanas, from the power of Satan, from darkness, unto light na siya, and then unto God. O, kita mo yun? So, that's Bible. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. So, yun ang mangyayari pag meron kang part doon sa kaluluwa na yun na naligtas. Kaya isang kaluluwa lang. One soul. Alright, na nagre-repent. Sabi ng Luke 15, verse 7 and 10, nagkakatuwa sa langit. Ayaw mo bang maging bahagi nun? Na yun ay nai-re-record sa aklat mo. Pagdating ng araw, buklatin ng Diyos, uy, may effort ka rito. Talagang hindi ka nagdamot ng time dito. Hindi ka nagdamot ng biyayang pinagkatiwala ko sa iyo. Hindi mo sinarili. So, yun po yung talagang haharapin mo doon. Hindi, itong nararapat sa iyo, anak. O, ang ganda, no? So, yun po yun. So, ngayon, punta ko natin yung last. Let's go to the last. Ito ho naman. Ngayon, pansinin naman natin dito yung 2 Samuel 11. Yan. 2 Samuel ang ating tuunan ng pansin. So, dalawa na po karakter tao sa Biblia na isulat for our learning kanilang kasaysayan. Sana ho, may natutunan tayo. Kay Abraham, mali yung direction na po na napuntahan niya. At ito po yung direction na kung saan ay unbelief. Kung pinaniwalaan niyang Panginoon doon sa kanya, nasusubaybayan siya unto the land. Doon ka lang. Ako lang bahala niyan. Siyempre, along the way, alam mo naman yun eh. Meron mga fame, may hirap yan. Pero ang Panginoon nakasubaybay. Eh dito nga, sa pangyayari, nung nandun sila sa Egypt, nakasubaybay nga eh. Di ba? O nag-intervene ka agad para hindi sila ma-harm. Para hindi ma-damage si Sarah. O di, naligtas ang kapurihan ni Sarah. O, kaya yun po yung aral doon. The same is true, kapatid. Ikaw na may asawa. Baka mamaya, tinitignan-tignan. No? Kaya ikaw may anak na maganda. Magaling, magandang tayo, etc. Tititignan. Ay hindi mo masasabi anak mo. Isang bagay 'yon, no, kasi medyo takot ka pag sabihin mo anak mo, yayariin ka.
para makuha lang yung anak mo. Yung mga ganun. So ito yung bagay na dapat natin isipin. Ano? And then pagkatapos, ay yung si Lot. Eh, compromise naman kay Lot. Just siya matuwid. Pero iba ho yung sinamahan niya. Iba yung lugar na kung saan siya namalagi. O, iba na yung naririnig, iba yung nakikita. So, nabagabag na talaga yung buhay niya, hindi na mapayapa. Although may pera siya, di tahimik. Marahil ito yung palagi, pag may pera, palaging pinupuyat siya namang kausap. Alright? Tinatawagan. Makapahinga na, ito yung inistorbo. Kasi bakit? Eh, ito na nga eh. Dahil nga doon sa kalagayan niya, nakain siya doon. So, yan isang bagay aral. Ngayon, yung pangatlo, ay dito tayo magtatapos. Ito ang buhay ni David. So, 2 Samuel 11, 1-4. Simple lang to. David. So, 2 Samuel 11, 1-4. And it came to pass, after the year was expired, at the time when kings go forth to battle, gera, that David sent Joab. So instead na si David bilang hari, manguna doon sa bakbakang gera. When kings go forth to battle, have you noticed that phrase? Mga hari, go forth to battle. That David sent Joab and his servants with him and all Israel, and they destroyed the children of Amnon, and besieged Rabbah. But, yung bat po yung nakakatakot. Kung noon pong gawan ng batas yung bat, dami hong nag-react. Ito, nakakatakot na bat ito, B-U-T naman to. But David, tarried still at Jerusalem. Instead, nakasama nila, siya yung mamumuno sa gera, bansa ang mga kalaban nila, eh kaso ho, nagpaiwan sa Jerusalem. So, yan na po yung problema. Yung hindi sumasama sa battle, hindi sumasama sa gawain, mga ganun ba, no? Ibig sabihin, walang part, walang contribution, neither na nagpipray. Yan lang po, kung i-apply naman natin sa ating buhay sa panahon natin ngayon. Ngayon, dahil po siya ay nagpaiwan, nag-stay doon, so walang magawa. Yan lang. And it came to pass, in verse 2 ng 2 Samuel 11, in an evening tide, gabi, that David rose from off his bed, walk upon the roof of the king's house. Hey, be reminded, yung roof po ng mga bahay noon, mga building nila doon, ay meron po, hindi po yung gaya natin nakikita yung mga roof natin ngayon. Sila ho, ang roof nila ho ay meron ho yan parang battlement na tinatawag. Na yun po ay flat. Na parang, sabihin natin makakita tayo ngayon, yung sa tabi ng simbahan ng Magnified, meron sila dun, battlement. Roof. Sa ibabaw ng bubungan, ano man namang gagaling sa itaas na dadapo sa bubungan, yun po yung sasalo. Protection po yun. So, yun po yun. Ganon, imaginein mo, ganong klaseng uri. Alright? So, doon lang po si David, pumunta, palakad-lakad doon. Gabi ha. Siyempre, pag nandun ka nga naman, nandun ka sa itaas, eh makikita mo yung mga bahay na nasa baba. And it came to pass that in an eventide, ganyan, para ma-imagine mo yung roof, no? Yung roof ha. Kaiba doon sa roof na iniisip mo ngayon, ibig sabihin pumunta sa bubong namin, ganito si, imagine mo yung roof mo, hindi ganon. Meron silang battlement, na ito po ay talagang solid yung foundation yan, para kung ano man ang mangyari na bumagsak doon, ay wala akong palalagutin, wala mangyayari doon nasa loob. And from the roof, he saw a woman washing herself. So nakita niya yung naliligo, alam niya si Bathsheba yan, kaya siguro doon na sumikat yung salitang bath. Taking a bath, and the woman was very beautiful to look upon. Maganda. Imagine mo yung naliligo, no? And David sent and inquired after the woman. Kita niya, nagustuhan, nasiyahan, yung mata. Mata ito, mata. And one said, is not this Bathsheba?
the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite. And David sent messengers, tapos di kinuha yung babae, sumama, and then sinipingan, yun po yung problema. And she came unto him, and he lay with her, for she was purified from her uncleanness. Ibig sabihin ng purified from her uncleanness, alright, marumi yung katawan, pinawisan marahil, naligo, so naging purified yung kanyang body, bago ligo, sa matunang salita, and she returned unto her house. So ito po yung nakita. Ano nakita natin dito? Si David po, tarried still. Naiwan. Kaso lang, sa kanggalaw ng kanyang buhay, habang nandun siya, David leaned toward unholy desire. David leaned, tumungo. Tinignan niya, in-entertain, tinunguan niya, pinansin niya yung unholy desire. In-entertain niya hanggang nangyari na nga yung bagay na hindi dapat mangyari kasi may asawa yon. Alright? Siya rin naman, hari. So, apektado ngayon yung kanyang buhay. Apektado yung buhay nung pamilya ng babae. Ito po yung nangyari. Anong dahilan nito? In slothfulness. Katamaran. Alright? Dapat nandun siya sa bising nakikipagdigma. Nagko-command. Nagbibigay ng direction. Pinanalig niya lahat kay Joab. And then, itong si Uriah, kasama rin sa bakbakan. Kaya lang nalagay sa alanganin ang buhay ng tao gito para hindi mahalata. Okay, yung pagbubuntis ng tao, ng babae, nilagay sa front line, Uriah, and then story, namatay siya. So, nag-send si David ng messenger to her, she came in unto him, and he lay with her, for she was purified from her uncleanness, and she returned unto her house. Pagkatapos nung sinipingan, pinauwi na, umuwi na yung babae. So, ano ang naging resulta rito sa kwento na ito? Ang naging resulta po, yung pangalan ni David ay narumihan. Nai-record sa Biblia, yun po yun. Narumihan. Sa Diyos po, ang buhay natin, pag ito po ay narurumihan dahil po sa parang wala kang magawa, parang ganun, samantalang meron namang pwedeng magawa. Ganun lang yan eh. Si David, kung sumama, ang daming magagawa. Pero nagpaiwan, kaya walang magawa. At sa kanyang walang magawa, paikot-ikot hanggang makakita ng isang naliligo, ang problema, hindi niya nilayuan, kundi tinignan. At nagkaroon siya ng unholy desire. So, yun po yung problema, no? At yun ay bunga ng slothfulness. Katamaran na hindi niya, ibig sabihin, naging lazy siya, no? And then, idle, indolent. Yun pa yung mga synonymous word ng sloth, no? S-L-O-T-H, slothfulness, Bible term kasi yan. So, ito po yun. His name has been smirched ever since. Anong ibig sabihin ng smirch? S-M-I-R-C-H. Ito ay namansyahan, nabahiran. Alright? S-M-I-R-R-C-H. Namansyahan, nabahiran yung kanyang pangalan. Napakahirap nun. Yung bang mabalitaan ka ng ganun, no? Yun, nabahiran. Kwento na talaga yun. At dito pa naman sa Biblia, pinasulat nga ng Panginoon. At nakita naman natin dito, ang kagandahan kay David dito, may namang magandang bagay, hindi niya ito kinaila. Okay? At hindi niya ito tinago. Hindi niya ito pinaglalaban. Hindi ganun. Kundi makita ninyo doon sa Psalm 51, ang kanyang pagtangis, ang kanyang realization, pagpapakumbaba, pagsusumamo sa Panginoon. Kaya naman siya ano yung pangalan niya. Samantalang napakaganda ng posisyon niya. Napakaganda ng place niya. Baka ho tayo, no, kayo, lahat mga kapatid. Baka dati, pangkaraniwan lang ang buhay natin. Medyo umangat, gumanda, inabuso natin.
Instead na gawin yung dapat gawin na hindi nagagawa at kung siya nahaluan po ng bagay. So, pag nagawa, nagkamali, nadapa, tayo ka muli. At sikapin siya, by God's grace, ay hindi ka na madapa muli. So, anyway, pero ang isang bagay doon, kung nangyari talaga actual, edi naganap, nagbunga, ayun na po, hindi mo na mahirap na po, taga namansyaan na po. Kaya, notice yung Proverbs 18:9, tatlo na lang pong verses, tapos po tayo dito sa 1, 2, 3 na ito. Proverbs 18:9, aral po yun. So, narumihan po yung buhay ni David, yung pangalan ni David, kasi ho, siya ay humilig, tumungo sa unholy desire. Sana ho yung desire ng ating buhay, puso bantayan natin. Ano ang desire na nagkakaroon ka? Ang desire mo ba sa Panginoon? I-please, lulahatiin siya. Gawin yung kanyang kalooban. Yung desire mo ba ay ma-involve ka na mayroong mga kalulong ma-reach out? Right? Maligtas? Ang desire mo ba ay makapanambahan on the regular basis? Do you have that desire? Kasi alam mo naman na yun ay paraan na lalong maluwalhati ang Diyos bilang expression ng ating thanksgiving. Na nagpapasalamat tayo, binubuhay pa tayo, sinusuplayan ng ating pangangailangan, pinoprotektahan, pinoprotektahan din ang ating mga pamilya. Kahit paano ay faithfully inilalaan yung nararapat para sa ating pangangailangan. Ano pa yung hinahanap natin? Bakit natin gagawin ng isang bagay na magpapalayo sa Kanya? Gagawin ng isang bagay na doon na lang may lalagay halos, sabihin na natin, 90, 95% or 98% ng ating time. Niwala na tayo, marahil 1% na lang, 5% na lang, 10% na lang ang time natin sa Diyos. Kapatid, huwag natin gawin yun, sapagkat ang Panginoon ay nagmamatsyag, alam niya lahat yan, on the record. Judgment seat of Christ ang kaharapin natin. Habang may pagkakataong bumawi, babawi na tayo. Ibahin na natin, kasi naisulat ang mga ito for our learning. May natutunan ba tayo? Meron ba tayong natututunan sa mga bagay na matagal nang nangyari sa kasaysayan ng buhay ng tao, pero pinasulat ng Diyos for our learning? Kaya makikita natin dito, yung unholy desire, ano yung desire? So yan lang po, madali ho nating i-check ang ating heart, ang buhay natin. Now, ikaw na nagtatrabaho, alright, ikaw na nag-aaral, ikaw na nabubuhay pa ngayon, ano yung main desire mo sa life? Bilang anak ng Diyos. May tatay ka sa langit, may tatay ka dito sa physical aspect, biologically. Ano ang desire mo, unang-una, sa buhay mo? Dalawa na yung life mo. Inward man, pag-eternity. Yung outward man, perish yan, balik sa alabok lang yan. Ano yan? Mas marami tayong binibigay na time dyan, resources dyan, kaysa dito sa inward man. Pwede naman sigurong i-balance, marahil. Pero mas kailangan higit yung sa inward man. Pagkat your labors not in vain in the Lord. Sa mga bagay nakikita, temporal. Pag dyan lalo natin binuhos ang ating energy, talents, time, everything, majority, balang araw lahat ng naging bunga niyan, wala lang. Temporal. Wala tayong score. Nandito lang yan eh. Pero doon sa inward man, and then reach out natin yung mga tao para mabago yung inward man niya, magkaroon siya ng bagong tao kay Kristo, yun ang magandang investment. Meron ka na, nagbunga pa, and then yun ay nagbunga, so may part ka, nagmo-multiply. Pagdating ng eternity, haharapin natin ang Panginoon on the record. Hindi kalilimutan ng Diyos ang mga bagay na yon na gagawin at ginagawa ng isang gumagawa na. Kaya reminder po sa atin ang mga ganitong aral. So, unholy desire. So, ito po yung bagay natin makikita. Sabi ng Proverbs 18 verse 9, he also that is slothful in his work is brother to him that is
That is a great waster. Sa Diyos, yung walang ginagawa, unang-una, dalawa na po ang direksyon ng buhay natin. Gumawa sa material na bagay, binigyan ko, magtrabaho ka para may ma-earn kang pera. Pero sinong mamumuhunan? Sige, isipin mo doon. Ang mamumuhunan, ang Panginoon. Yung buhay mo, puhunan yun. Siya yung may bigay para makapagtrabaho ka. Ang lakas, galing sa Kanya. Siya rin, galing sa Kanya. Protection sa daan, back and forth, siya yun. Alright, so ibig sabihin, halos siya. Binigyan ka lang ng pagkakataon na makapag-work using other people. Okay, kontrolado niya lahat yun eh. So nagkaroon ka ng trabaho dahil buhol ka pa, malakas ka pa, may protection, wala sakit. O sabi natin may sakit, pero nakukonti. Eh lahat ito po ay gawa ng Diyos yun. Bakit nakakalimutan ng tao, lalo na Kristiyano, ang mga ganon? Hindi mo ba iniisip yun? Hinayaan ng Panginoon iloob niya ng trabaho. Sabihin na natin, business. Okay. Ano ang nakukuha ng business na yan sa buhay mo, kasalukuyan? Ano naman ang nakukuha ng business ng Diyos? May business ang Diyos, ha? Pagdating dyan. So, dalawa yan. May business pang physical, may business pang spiritual. Yung pang physical, that's for outward man. While yung pang inward man, yung pang spiritual, for inward man. Tungo doon, siya nagbigay. Yung physical, temporarily, pinagkakatiwala sa iyo ng Diyos sa pag-asa na yan ay magmumove primarily sa business na pang walang hanggan. Unfortunately, ay mas nagagamit ito para sa physical na business. So, think about that. Kaya titignan mo doon sa perspective na meron kang tinatawag nating outward man and inward man. Saan naluluwalhati dito ang Diyos? Pwede mo naman mag-glorify ang Diyos sa body na yan doing primarily para doon sa glory niya at ang tinutuunan mo, nagpapalakas ka dyan, nagpapasigla, nagpapaka, sinatawag natin maging malusog ka, yung inward man. Kaya yung 1 Corinthians 6:19 and 20, kasi pinaalalahanan tayo doon bilang mga Kristiyano ng ating mga body temple ng Banal na Espiritu. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, physical and spiritual. O ganun lang po yun kung naintindihan mo yun. Kapatid, i-check natin, please. Anong pinagkakabalan mo? Nagtatrabaho ka. So, how is your time being given to the business of God, which is spiritual? Ano yun? Yung blessing mo. Anong nailalaan mo pag oras ng pagkakaloob? How? How you treat the Lord? Sa bagay na pinuhunan sa iyo. Buhay mo, yan ang pangunahing puhunan na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Pangalawa, ang mga pinoposes natin. Pangatlo, para makagalaw tayo, nandiyan ang protection, nandiyan ang strength. Okay? Iahatid ka ng Panginoon doon sa pupuntahan mo, iuwi ka pa. Binibigyan ng kahit paano ay masarap na pagtulog. And then, nilalaan yung needs mo. Pwede yung binili mo ngayon, pag niloob ng Diyos masisira, hindi mo makakain bukas. So lahat ito ay biyaya ng Diyos sa atin. It's all because of amazing grace. Kaya mga kapatid, mag-isip po tayo. Abang tayo nabubuhay, ikaw na abutan nito. Ako'y nagpapasalamat. Karamay kita sa gawain ng Panginoon. Sipin mo kayo pong naabutan sa ibang lugar. Whether ikaw ay nasa US, alright, nasa ibang bansa. Whether ikaw ay nasa United Arab Emirates, Qatar, Dubai, or wherever. Saan ka man. Australia, whether ikaw ay nasa Japan,
Alright, dito sa Pilipinas, sa iba't ibang regions, saan ka man, ito yung salita ng Diyos. Proverbs 21:25, "The desire of the slothful killeth him, for his hands refuse to labor." Kaya yung tamad po ay pinapatay mo ang sarili mo, yung wala kang magawa. Sa physical, excited. Sa spiritual, para kang patay, wala kang movement. Walang galaw. Alright? Walang burden, walang desire. Walang excitement. So, ganun lang po tignan. Huwag niyo tignan lang sa isang aspeto. Ang Kristiyano, ulit-ulit, put on the new man, put off the old man. Inward man or outward man perish, but the inward man renewed day by day. Bakit? Eh kasi pang-eternal yan eh. Kaya sa pamagitan po ng ating teacher, Romans 12:11, last verse. Romans 12:11, not slothful in business. Yan. Fervent in spirit, serving the Lord. Nasa God's business tayo mga kapatid. Binigyan ka ng opportunity to earn money. Dahil nasa physical earth tayo, to reach out the physical people, dahil meron silang soul, pag namatay na hindi naligtas, hindi sila nagkaroon ng bagong inward man. Ano ang klaseng eternity nila? Hell. So ano ang palagay mo na iaharap natin sa Panginoon? Sa ganon, kung nakita ng Diyos sa puso natin at isip, wala tayong ka-burden-burden, wala tayong ka-desire-desire, wala tayong ka-plano-plano, kapatid. Ito yung pagkakataon mo. Bago tayo matulog, lulugin natin ang Panginoon. Hilingin natin ang kanyang direksyon patuloy. Yung nalaman na natin bagay na gusto niya, humingi tayo ng tulong, magawa natin yun. Hilingin natin. Kasi sabi ng Panginoon, that is slothful in business, we are in God's business. Soul ang pangunahing bagay rito. Paano ma-live up ang spiritual life ng iyong kapatid? Alright? Kung ikaw na binibless ay hindi man nakakatulong, kung situation niya physically, materially, ay ganun lang. Needy siya, poor. Pero kahit paano, ay nagagawa pa rin niya yung makipag-usap sa Diyos para sa iyo, marahil. Nagagawa pa rin niya na kumain ng spiritual kahit gano'n ang kanyang kalagayan physically. Tingnan ninyo, lalahanin niyo yung mga tao na sa inyo po ay nagki-care, nagpi-pray. In general, dali na lang natin sa general, yung gawain ng Panginoon wherein you belong, yung familia ng Diyos wherein you belong, servants tayo ng Panginoon, katiwala. Hindi mo ma-deny yun. You cannot run away from that truth. Lahat tayo ay servants ng Panginoon. And then, saan natin mas inuukol ang ating panahon? Kaya ito, alright, fervent in spirit, serving the Lord, serving the Lord. Ito pong tatlong napag-usapan natin. Iba-iba ho, maling direksyon ang napuntangan nila, kaya nagkaroon po ng hindi magandang resulta. Yung marumihan ba yung testimony mo, pangalan mo, kahit ano po, gaano mo karami, yung yaman mo, whether who you are, kusira na rin po yung pangalan mo, wala rin. Pag nabalitaan, halimbawa, isang tao, no, na namatay at alam nila, bad man yun, no, talagang pangit ang ugali, alam marinindig marahil sa ibang tao, bagay niya. At least nabawasan yung mga ganito, ganyan. Eh huwag na huwag mangyari sa atin yun. Na sana pag narinig ang ating pangalan, nabalitaan tayo pumanaw at yung mga tao na nakabalita nun, meron kang magandang nagawa sa kanila, merong magandang nakita sa buhay mo, na nahamon ang kanyang buhay, na-encourage ang kanyang buhay. Kaya ano ang reaksyon niya marahil sa nangyari? So yan, ganun lang po kasimple yun. So dito po, nakita natin si Lot, compromise. Si David, unholy desire. Flesh na sentro dun. So nagkaroon ng marka, mancha yung kanyang pangalan. Wag na wag. Ayaw ng Panginoon mangyari yun. Ang lahat ito, mga kapatid, na isulat for our learning.
Harinawa sa gabing ito ay dudulog tayo sa Panginoon. Magbigay tayo ng kapurihan pa sa salamat. Kahit paano ay meron siyang time na tayo po ay pagsabihan, paalalahanin. Kung mali tayo ay kinokorek niya tayo. Biyaya po niya ang pagkorek niya, mercy. As I said, identify natin yung pagkaiba ng dalawa. Yung mercy, you deserve to be punished. Deserve natin mahagupit, maparusahan sa nagawa natin kasalanan. And yet, kinahabagan tayo. Binigay niya yung mercy. Yung biyaya po, hindi natin deserve na maligtas bakit magkasalanan tayo. Anak tayo ng devil, nasa darkness tayo, nasa power tayo ni Satan. Gumawa ng effort ang Panginoon. Mawala tayo, ilipat, alisin sa darkness, dalhin sa liwanag. Alisin sa power ni Satan, dalhin tayo sa power ng Diyos. So, yun ang po yung pagkaiba natin. So, ang kailangan po natin dito habang may opportunity, sabi nga ng Biblia, redeeming the time for the days are evil. So, gawin na po natin ang nararapat. Kapatid, tandaan natin lahat. Ang ating itong nabasa, namang kasaysayan nito, tatlong personality. Meron pa tayong natitirang tatlo. Pag-usapan po natin sa Biyernes. So hopefully, kasama ko kayo sa Biyernes, 6:15 p.m. again. Magdalanginan po tayo. Ang agay pong hinihiling, ay yung pong reaction ninyo, baka meron po kayong suggestion. Sige lang po, i-message ninyo. I-message po ninyo. Any comment? Maring yung nakakabasa o nakaka-encourage yung comment mo. Yung likes mo, na ibig sabihin, ay nandun ka nakarinig. Huwag na lang basta yung parang palampasin mo lang, nawala lang. Na ibig sabihin, ala kang napulot. Ganun lang po yun. So, things na ito ay makakapag-contribute po sa tao. No? Gaya ko, ang kalakasan ko po yung salita ng Diyos na pinaseserve sa akin, pinadideliver, makaabot sa mga kinaukulan, mabless man sila. Okay na ako doon. Yun lang po. That's it. Tapos na. Nagawa ko na yung kalooban ng Diyos. Ano, nasa inyo naman ang reaction. So sana sa gabing ito, habang tayo magsama-samang manalangin, ito ay tingnan natin deeply sa ating mga puso. Search natin. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, search me. Paalala mo po sa akin yung mga kakulangan ko na dapat magawa ko sana. Salamat, pinaalalahan mo ko sa iyong salita. Pero hindi ko nagagawa kasi iba yung pinagkabalang ko. Napokus akong mostly sa aking outward man, the physical aspect ng aking buhay. Nakalimutan ko, may bago ko pong pagkatao. Yan ang pagkataong binigay mo pag eternity. Balang araw, tatanda ang bati ko. Papanaw, buburol, babaon sa lupa. Pero yung aking inward man na binigay mo, yun ang aking life, na magiging life ko kasama ka sa eternity. Search mo. Pasalamat tayo, kapatid. Malaya tayong nakarinig, nakapag-aral ng kanyang salita. Are you ready to pray? Please, let's bow our heads. Kahit po dun sa lugar ninyo, huwag nyo ngayon magkaroon ng distraction habang kinakausap natin yung ating Ama, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang ating Lord, ating Savior. Panginoon namin Diyos, maraming salamat. Naialay mo po ang napakahalaga mong oras. Pinaunawa mo. Iminulat mo sa amin ang naging background itong tatlo na ito, Abraham, si Lot, at saka ni David. Sa kanilang mga karanasan na naisulat sa mga kasulatan para po may matutunan ang mga generations na naabutan itong nakasulat na ito, nabasa, narinig at natutunan. So sana Lord, ako po ay namamag-asa na niyo na langin na itong mga nakarinig na aking mga kapatid, mga tao, ay kahit paano ay nakapagbigay ng karagdagang light, encouragement, hamon sa buhay upang may correct ang dapat makorek at lalong magawa po yung dapat magawa. Tungo po sa iyong pangalan, ikinapit mo sa amin. Tungo sa iyong kapurihan and then kaluwalhatian. Yun lang po ang tangin naming may gaganti, mag-submit sa iyo, mag-obey at bigyan ng halaga ang iyong mga salita. Salamat sa gabi na binigay mo sa amin, pinagkatiwala. Salamat sa live streaming. Looking forward, Lord, sa mga dadagdag mo pang mga araw. Of course, sa aming kasalukuyang kalagayan, wala ho kaming humpay na sa iyo namin nilalapit ang bagay nito. Salamat kahit paano ay meron kaming kapayapaan, kapanatagan. But siyempre, meron po kaming desire and burden sa aming puso na sana ay babalik na po sa normal
at magawa namin po yung kabilin mo sa amin sa business mo, wherein we belong, na tinawag mo kami, na co-laborers mo, ay maka-reach out po kami ng maraming tao, ma-organize, maka-establish kami ng more activities. We are looking forward na po ito'y magawa namin sa mga hinaharap na mga araw na idadagdag mo sa amin. Tulungan mo po ang aking mga kapatid sa ibayong dagat, tatrabaho, ingatan mo sila, protektahan, bigyan pa na palagi ng malusog na pangatawan, available sa pakikinig, pag-aaral at pagbabasa ng iyong salita, at patuloy po na bigyan mo sila ng kailangan nilang wisdom and power na mula sa iyo. Ganoon din po ang mga kapatid po na nandito sa iba't ibang dako sa Pilipinas na naabutan ng aral na ito, at sa lahat po ng mga bansa na kung saan ay naabutan to, nakarinig at may kahit paano po ay may natutunan, ay tulungan mo po sila na maalala ka namin palagi. Ikaw ang pangunahing laman ng aming isip at puso. Yung desire namin ay iayon namin dun sa desire na gusto mo na tahakin namin, yung landas, yung direction na gusto mo. Doon kami sasandal, doon kami tutungo. So umasa po kami na sa gabing ito bigyan mo kami ng masarap, mahimbing na pagtulog, magbubunga ng lakas para naman sa araw ng bukas, and looking forward na sana po ay maayos na po, bumaba na ang bilang ng magiging ng calamities o ng mga death cases at mga apektado po ng coronavirus maging sa ibang bansa, Lord, para yung mga anak mo doon, ako ay dubilip po na sila po ay hamon, na revive kahit paano, natauhan sa nangyayari, dahil marami din po na mga anak mo ang naapektuhan, pumanaw, at ito po ay ibig sabihin, pinapakita mo, walang sino man po ang makapangyarihan sa amin dito, whether kami anak mo hindi, pag niloob mo na, I repeat, pag niloob mo na kami po ipapanaw para magbigay ng isang lesson, aral, na hindi kami ang may hawak ng aming buhay, hindi kami ang may control nito, kundi ikaw, so mas lalo po naming pagibayuhin ang pagtiwala sa iyo, respeto, paniniwala, pagsunod sa iyong kalooban, dahil alam namin, any moment, pwede mong bawiin ang aming buhay, anuman ang aming kalagayan. Pero salamat po, ikaw yung aming tatay, ikaw yung aming Panginoon, ikaw yung aming Savior, salamat po at pinangakuan mo kami, hindi iwanan pababayaan kung ano po ang dapat namin ugaliin, yung maging masaya kami sa iyo, anuman yung desire na meron kami, na ayon po sa direction mo, ay ito po ay may pagkakaloob in due time. Thank you, Lord, thank you sa iyong salita, sa mensahe, sa mga kapatid po na tumulong sa akin dito para may saayos po itong mga facilities na ito para sa live streaming, at i-bless mo po sila. Lahat po ng mga kapatid na pinagpipray ito, inaabangan ito, lahat po ng mga sumubaybay ngayon, para po sa iyong pangalan to, kaluwalhatian, in Christ's name we pray, and all the people say, Amen. Maraming salamat po, magandang gabi sa Friday po, 6 p.m. Thank you and God bless you again.